fictional characters. Sila ang dahilan kung bakit natin minamahal ang isang istorya. Let me show you the first steps of creating a three-dimensional characters using the game Sims. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's your favorite writer again. And yup, today is the day kasi ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa inyo na gagawa ako ng video series about creating characters. Bali, ito yung pinakaunang part ng ating video series about creating characters dahil kulang ang isang video para ipaliwanag ang lahat para gumawa ng isang memorable and remarkable character. Dahil yun, ang goal nating mga writer ay ang gumawa ng isang character na hinding-hindi makakalimutan ng mga readers kasi sino ba nang may ayaw? According sa blog ng ReadSea, ang characters kasi ay para daw isang mansanas. Merong skin, flesh, at core. To make our writing tutorial more fun, naisipan kong gamitin ang larong Sims, kung familiar kayong lahat doon, para ipakita sa inyo na more on ma-visualize nyo kung paano ba natin kine-create ang isang character from the scratch. So I hope you'll watch this video until the end dahil meron tayong apat na topic. So unang-una syempre, introduction muna. Pangalawa, kung ano yung dapat nyong iwasan. Pangatlo, bakit nga ba ito importante? At pang-apat, yung mga steps sa paggawa. Dito natin ipapakita yung Sims, yung sa laro. So later on, enjoy watching and sana ma-apply yun din mga writers yung mga tip na mababanggit ko sa video na to. But before we begin, alam nyo na ang drill. Kindly give this video a thumbs up kung di nyo pa nalalike. You can also comment down below your questions or suggestions. You can also share this video to your friends. And lastly, kung di ka pa nagsusubscribe, please subscribe to Tales of Demi for more awesome content. Thanks! Isa sa mga misconception ng mga beginner writers ay akala nila plot ang pinaka-importanting element ng isang story. Pero ito yung questions ko sa mga beginner writers or aspiring writers. Napansin nyo ba na no matter how grand or spectacular your plot, minsan nahihirapan ka pa rin i-craft yung buong story mo because something is missing. Walang iba kundi yung mga characters kasi alam naman natin na ang bumubuhay minsan ng isang kwento ay yung mga characters. So, not all the time, plot ang magsasalba sa buong kwento mo kasi kailangan mo ng mga characters na mag-move ng story forward. At kung napapansin nyo rin to guys na may mga plot na simple lang at medyo cliche or nakita na natin noon, pero magtataka kayo bakit million-million yung reads, bakit patok na patok sa mga readers? Kasi it's because of the characters. Minsan naman, ganito yung situation sa ating mga writers eh. Akala natin, meron tayong writer's block na i-stuck yung plot natin. Yun pala, nasa characters din kasi ang problema. Bakit? Kasi something's missing, something's lacking sa character. Hindi siya developed, parang wala siyang buhay. Because I'm telling you na once na nabuhay or naging three-dimensional ang characters nyo, magkakaroon sila ng sariling pag-iisip at sila pa mismo ang magtuturo sa inyo kung paano tatakbo ang story. Sa mga writers dyan na nakapagtapos na ng maraming nobela, naiintindihan nyo itong pinupoint ko. Another situation din, baka meron sa inyo nakakaranas ito. Nagtataka kayo, bakit ganun ka mo? Sobrang ganda ng plot mo, sobrang unique ng concept mo, pero bakit parang walang nagbabasa, walang na-attach? Again, same answer, because your characters are not compelling. And when we say compelling characters, saan makaka-relate or magkakaroon ng emotional connection yung isang readers. So, anong dapat natin gawin para hindi maging boring or underdeveloped ang ating character? Eto ah, let's be honest, in Wattpad, ako rin naman dumaan sa gantong pace, karamihan sa atin ay gumagamit ng mga portrayers for fictional characters. Actually, sa tingin ko, hindi naman din ito may iwasan kahit anong pilit nating wag gawin. Kasi kapag gumagawa tayo ng characters, diba, lagi tayo merong pinagbabasihan sa totoong buhay. In short nga, portrayers, kumukuha tayo, kamuna-kamun dyan, mga K-pop artists, mga Korean drama actors, Hollywood actors, mga Filipino actors, and so on. Which is, hindi naman masama, lalo na kung ang genre na sinusulat mo ay fanfiction for that particular artist. But later on, na-realize ko na hindi pala ganun dapat always. I think the problem with using too much portrayers ay hindi na nagiging malinaw sa ating mga writers kung paano i-describe into words para sa ating mga readers kung ano yung itsura or kung ano yung identity ng characters natin kasi meron na tayong ready-made inspiration eh. Ito, meron akong term na gawagawa ko lang, yung term na blank face syndrome. Ito yung mga nararanasan nating mga readers na kapag nagbabasa tayo ng isang novel, ay nai-imagine natin yung characters na blanco ang mukha.
sabihin niyo sa akin na hindi lang ako ang nakakaranas ito pag nagbabasa ng story sa Wattpad. So, hindi may iwasan yung mga WTH moments kapag nalaman natin na yung ina-expect nating character ay hindi pala katulad nung nasa isip ng author kasi meron ng portrayer. So, iyon yung dapat niyong iwasan sa paggawa ng characters. Dapat nating iwasan sa paggawa ng characters ay yung paggamit ng portrayers. But, again, wala namang masama, wala namang pipigil sa'yo. Pero kung gusto nating maging magaling na author or maging master ng ating craft, kailangan masanay tayong i-describe into words kung ano yung itsura at identity ng characters natin. So, we need to master our thoughts using our imagination to create a character from the scratch para maging unique and remarkable and memorable. In defense of some authors na gumagamit ng portrayers katulad ko, kasi ako hindi ko maiwasan, ang dahilan nun, personally, kung bakit mayroon akong kinukuhang portrayers kasi if ever na ma-adapt siya into live action, sila yung nakikita ko nagaganap. So, ang tinutukoy kong portrayers dito ay mga Filipino actors, diba? Reminder ulit, kung gusto nga nating maging magaling in our craft, we need to exercise our imagination in creating original characters through words and yun. From the scratch. Paulit-ulit na yung sinasabi ko. So next, bakit nga ba importante ito? Bakit importante mag-focus tayo sa skin and flesh ng isang character? And remind ko lang na kapag sinabing physical, hindi lang yon yung panlabasaan nyo, kundi yung movements niya, yung mannerisms niya, kung ano yung distinction niya sa ibang mga characters. Kasi if you're familiar with the archetypes, common dyan 12 archetypes. Kung alam niyo yun ng mga writers, so dapat alam niyo yun, yung mga hero, yung orphan, yung innocent. Yung mga archetypes, palagi silang ginagamit sa fiction. Hindi sila cliche. Kumbaga, iyon yung pattern na sinusundan natin. Since the ancient times ng storytelling, meron ng mga same characters, yung mga hero. Pare-pareha sila ng characteristics, diba? Matapang, sila yung lagi nagliligtas sa mga naapi. So, meron na tayong blueprint na sinusundan. Pero, para hindi sila maging cliche at mainstream, that is why it's important to know your character well para magkaroon ng distinction, in short, maging unique. Para maiwasan nyo rin makatanggap ng mga feedback mula sa readers ng ay, parang tong character na to katulad ng character ni story ni pero ito ang reality, para daw yung characters natin is parang iceberg. Na 10% lang yung nakikita ng mga readers at 90% tayong mga writers ang nakakaalam. The purpose of getting to know your characters ay hindi din para magkaroon ng information dump sa readers kasi ma-overload sila nun. The purpose is para ma-master natin yung movements nila sa loob ng story. And at the same time, gusto ko lang din i-remind sa inyo na hindi naman kailangan 100% ni ultimong nunal ng characters nyo, eh alam nyo kung saan nakalagay. Maliban na lang kung relevant yung nunal na yun, di ba? So yun, punta na tayo sa paggawa ng characters using the game Sims. So again, ginamit ko yung laro na Sims kasi bukod sa naka-install siya sa laptop ko. Eh maganda itong example para mas ma-visualize nyo. Kasi yung paggawa ng characters sa Reyes ko ay para lang din tayong gumagawa ng Sims. Now, I want you to imagine your character like this. Hindi yung nakaburat panty lang siya. I mean, yung para siyang blank canvas, walang anything, walang identity. And most of the time, ang first step sa pag-create ng characters ay yung pagpapangalan. So, we give our characters a name. Tip lang sa pagpapangalan ng characters nyo, hindi naman kailangan super bonggaseous yung pagpapangalan ng character nyo kasi magiging tendency niyan may hirapan yung readers nyo na i-pronounce yung pangalan. Minsan, common names are okay, but make sure na relevant or bagay yung magiging pangalan nila sa personality nila. So, example ko na lang sa inyo para hindi tayo mahirapan is yung character ko from The Peculiar's Tale, si Jill Mori. So, ang next step natin, kailangan kumuha kayo ng papel at ilista nyo or bigyan nyo ng short description yung character nyo. Hindi kailangan sobrang detalyado. In this case, sa character ko na si Jill Mori, nung sinisimulan ko siyang isulat noon, binigyan ko siya ng mga description like, she can see the future, si Jill ay isang loner, she is aloof to people kasi nga dahil sa powers niya. At mostly dyan ay mga personalities. Pwede rin yung name, age, kung saan siya nakatira, kung saan school siya nag-aaral, kung ano yung nickname niya,
kung kailan yung birthday niya, etc. But most writers, I admit, ako rin dito, umihinto na after gumawa ng short description. Kasi sa tingin natin, okay na yung plot ko, meron na akong description ng characters ko. So I think, pwede na, ready to go na yung mga characters ko. But let me add a third step kung saan i-imaginin natin in three-dimensional yung characters natin sa ating imagination. In short, gagawin natin silang buhay. So bibigyan ko kayo ng example through the game Sims para makita nyo. So, sa pag-create ng Sims, nagsisimula tayo common ilagi sa mukha. Kung anong itsura ng mata niya, kung anong kulay ng mata niya. Aminado naman ako na gumamit ako ng portrayer dito kay Jill. Pero, without the portrayer, nasa imagination ko pa rin yung blueprint ng itsura niya. And, is trademark ni Jill yung magkakaroon ng short hair and yung cold eyes. Yung cold eyes, paano ba i-describe yung cold eyes? Yung parang palaging matang, hindi totally inantok, yung matang bored and short resting beach face, ganun. Parang ganun ko siya lagi nakikita. And, yun nga, yung short hair, yun yung trademark ni Jill, short brown hair. So, nakakatuwa dito sa Sims kasi ni ultimo, minor details like makeup, kung ano yung eyeshadow niya and lipstick. So, I think, mas better kung sa imagination natin, ganun din yung na-imagine natin sa character sa atin. Kung nag-makeup ba siya, kung ano yung lipstick na ginagamit niya. And sa case Jill, I think, siya yung character na hindi mahilig sa makeup, sa mga ordinaryong okasyon, sa school, hindi siya yung mahilig mag-makeup. And yung skin tone niya pala, she's white, I mean, pale all the time, kasi hindi siya mahilig lumabas. So, part ng character niya. Introvert nga siya eh. Yung physical body ni Jill Mori, hindi siya mataba, hindi siya ganun ka-macho, hindi siya mataba. Ano siya? Si Jill ay hindi mahilig kumain. Ay, palagi siyang nag-i-skip ng pagkain kasi nagdo-dorm lang siya, kaya ganito siya kakapayat. Pagka-create ng character, binibihisan din natin sila. Kasi yung pananamit nila, eh, nagre-reflect din sa kung anong personality nga. Di ba, sa totoong buhay nga tayong mga tao, nagre-reflect kung paano natin i-present yung sarili natin. Sa case na itong character ko si Jill, dahil most of the time, sa eskwelahan umiikot yung, sa unang part pala ng kwento, sa eskwelahan umiikot yung story ng The Peculiar Tale, syempre, naka-uniform lang si Jill. So, nag-aaral siya sa White Knights Academy, and yung uniform nila ay gray silver, gray uniform and black. So, sa ganyan ko siya nabivisualize. So, sa imagination ko, ganyan yung itsura ni Jill kapag naka-uniform siya. Pero paano naman yung itsura ng characters mo pag mga casual, bawa sa bahay sila? Paano nila pinapresent yung sarili nila? So sa akin, nakikita ko si Jill na parang may pagka-rebelde kasi yung personality niya. Alam mo yan, rich kid siya na galing sa isang medyo conservative na family. At dahil rebelde siya, part yun ng personality niya. Yung pala na-meet niya casually, nakikita ko na something like this. At saka si Jill ay mahilig siya sa boots. So, for me lang naman, yung boots ay nare-reflect yun ng isang maangas sa babae. So, si Jill ay part ng personality niya, ang pagiging maangas. So, yan, diba? Mukha na siyang rockstar. Nilagyan ko siya ng mga burloloy sa braso. And yung relos. Importante sa kanyang relos, she can see the future, diba? Kailangan makita niya kung anong oras, kaya meron siyang relos. O, diba? Relevant sa story. So, meron tayong tinatawag na personality. So, yung kung paano siya maglakad at yung tono ng kanyang pananalita. So, dapat pati yun ay ini-include din natin sa story niya. Kung matinis ba yung boses ng character, kung paano siya maglakad, kung siga ba siya maglakad. So, sa case Jill, hindi siya ganito maglakad. So, para namang ewan, nakikita ko si Jill as someone very feminine, maangas, but feminine. So, ganito siya maglakad, social, parang model. So, tapos na tayo dun sa skin part kasi na-create na natin yung Sims si Jill. Meron din dito sa Sims na, yun nga, sinabi ko kanina, personality ay yung pag-select ng aspiration. So, I think dito medyo lalaliman natin yung susunod na nating vlog series. Yung aspirations, yun yung inner motivation ng character nyo. So, merong mga pagpipilian dito like animal, athletic, creativity, divines, family, etc., etc. I think parang wala dito kung ano yung gusto ni Jill. Kasi limited lang naman yung option. And meron ditong part, yung pagpili ng traits. Eto, nabanggit ko na dun sa step 2, yung pagbibigay ng short description about character, kung ano ba siya. Eto yung binibigyan natin ng personality, yung characters natin, kung ano ba sila. So, dito, ang daming pagpipilian. At sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung pipili ko kay Jill dito. Pero masabi ko, siya ay isang snob. Mahilig siya sa music, at siya ay loner. Binigay ko tong example sa inyo kasi ito yung process na usually initial process sa pag-create ng character. Physical and yung personality traits. Kung
familiar din kayo dun sa mga character biography or yung mga character sheets na sinasagutan niyo sa Damakmak, sobrang detailed. Hindi ko sinasuggest ko na pwede rin kayo magsagot nun, pero I don't encourage na kailangan na fill upan niyo ng sobrang detalye. Kasi ako, sinubukan ko dati na mag-fill up ng character sheet, and ayun, halos sumabog yung utak ko kasi ni ultimo, napakaliit na detail kailangan alamin niyo, which is hindi naman not all the time unless it's relevant to the story. So ayun nga, I hope na gets niyo idea kung bakit ko ginamit yung game na Sims para may examples sa inyo yung pag-create ng characters initially. Kasi initial steps pa lang to, hindi nagtatapos sa skin and flesh or physical description or personality traits ang pag-create ng characters. Don't worry kung wala kayong larong Sims kasi meron naman tayong imagination kahit na sobrang hirap. Anyway, part 1 pa lang naman to, and yung susunod nating mga video about creating characters ay more on deep na and personal psychological level na kung paano sila maging memorable and remarkable. Ayan, sana nag-enjoy kayo. Papadilim na dito sa kwarto ko kaya dumidilim na rin tong video ko. See you in my next vlog. Sana na-like nyo na yung video na to. Huwag kayo mahiya magtanong sa comment section. And lastly, kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe to Tales of Demi. Thank you so much again. See you on my next vlog.